tanda ka na na yun. Pero naramdaman ko na abot ang pakatalan. Yakap, ako ang naging bunga ng inyong pag-ibig. Ikaw aking ina ang naging ilaw at nagbigay liwanag sa aking mundo. Bawat araw ay nariyan ka sa aking tabi na halos hindi na magkamayaw sa pagod pero nandyan ka pa rin sa akin para maipadama ang init ng iyong yakap at pagmamahal. Hanggang sa isang araw dumating ang kinakatakot ko na tayo ay magkalayo, ikaw hahanapin mo din ba magulang mo? Narito ang kwento ni Kuya 3 dekada na hindi nakikita ang kanyang nanay mula nang sila ay nagkalayo. Kumanda sa pagluma. Ano pangalan mo? Robert Quinto. So, ilang taon ka na? 50 years old. So, isa ka sa nakatira dito sa ilalim ng tulay, ano? So, ano mga naging experience mo dito, kuya, ilalim ng tulay? Maging po mayroon po, kabilang matutulog ko yung matutulog na kabilang narinig ko pa, ano? Naingay po. Walang tigil na ingay. Araw-araw po gano'n siya, araw-araw minsan, hindi pagkain, hindi po buhay po ako ng gano'n. Ano nangyari sa inyo? Stroke po. Nag-stroke ka? Po. Dahil? Hindi po, sa sakit po, bakal po. Hindi, naigagalaw niyo pa, hindi na? Naigagalaw lang po, maayos na yung mga maano na, mahirap na. Ilang taon ka na dito sa ilalim ng tulay? May mapag-gulong po, lumayan ka rin po. Ba? Lima taon nga din sa ilalim ng tulay. Nadong ba ako na ano, na buhay ko, bakit ganito? Hirap na ako na ako sila. Hirap na ako talaga. Again, siya, pausapin mo naman ako, at least. Again, kung ano, dami mo sa akin. Pahing siya ka na kung gano'n. Hindi lang pa. Nag-ano ko sa'yo, nagdaramdam ka sa'kin. Okay lang yun naman, pero naiintindihan naman kita eh. Pero sana galing, hindi mo rin ako. Pero nung po na last time na ano, last na to, ilang taon pa na, ilang taon na ako nandito. So gusto niyo nang umuwi ng Mindanao kaya, Tay? Oo, talaga. Saan sa Mindanao, Tay? Kabalbaran del Sur. Kabalbaran del Sur. Sinong nanay niyo po doon? Si Tercita Quinto po. Tercita Quinto? Opo. Sana mapanood po ito ni nanay Tercita Quinto, no? Na buhay pa yung kanyang anak nandito sa harapan ko ngayon, mga babayan. So, matagal na daw siyang... Hindi ka pa ba nakauwi ng Mindanao? Hindi pa po eh. Ay, ever since hindi ka pa nakakauwi. Pero ngayon, gusto mo nang umuwi? Gusto lang po. Ayun mga babayan, kung sino po nakakilala kay tatay, no? Pakishare na lang din po mga babayan sa isa sa mission natin ay mapagtagpo yung magnanay, no? Tulad ni kuya, gusto niya na umuwi para doon na ipagpatuloy yung kanyang buhay sa Mindanao. Makasama niya kanyang nanay, matulungan niya doon. Kasi dito daw po, hirap na hirap siya, no? Sana po, no? Mapanood dito ng ating mga kababayan, tatay, no? Babalikan ka ulit namin dito sa aming pagbalik. May maganda tayong balita, no, tay? Okay, salamat po. Robert Higpit Quinto, 50 years old, no? From Kabadbaran. Kabadbaran del Sur. Ano yun? Negros? Po. Anong, ano? Kabadbaran del Sur. Negros po, del Sur. Uwi na po pa talaga, nay. Nay, karos na ako sa iyo, nay. Nay, ano ba lang po po yung matanda ka ng nay? Pero naramdaman ko na abot ang pakatanay ko. Katintigan na yun. Kama tayong dalawa, masaya. Uwi na po ako talaga, oh. Mas matimano, may dino. Uwi na po ko. Uwi na po talaga ako. Abutan niyo pa yung nanay niyo doon, atay? Abo.
Bukas ang bahay. Bless, oh, bless. Pawat nyo! May bless kay... No. Bless. Bless kay Lolo. Yung mga hapon mo. Kay... Ngayon. Yun ang sinasabi ko sa iyo. Pero nawala pala yung cellphone mo. Nandun lahat ang message ko sa'yo. Picture niya lang yung nanay yung maano mo. Wala naman pala yung mga ko. Wala naman pala yung mga ko. Pupunta tayo ng message. Lagi pa yung nagtatanong kung kailan ka uwi. Mamangkin lang yung mamangkin lang sa April 4 pa nang natay si nanay. Kinalap ko sa'yo agad. Kala ko lang, nandito pa siya. Pero wala na. Dito na yung nabot. Hindi mo na ko rin naabutan. Hindi mo tayo katalaman yan.